Ay mga katols, ano mga katols, may gagawin tayong may leak ng kunti yung sasakyan at check upin natin yung itiip niya, yung linya ng itiip, saka may butas yung linya ng itiip. So simulan natin mga katols. So ayan mga katols, tingnan nyo, wala nang itiip fluid yung power steering niya kasi may leak dito sa kanyang pressure dito nasa linya na ito. Ayan o, basang-basa. Itong linya na ito, yung linya na yan, may leak yung tubo niya. Kaya tumigas yung power steering niya, tumigas. Matigas na ikutin yung manibela niya. So ang gagawin natin ay tanggalin natin yung linya na yan na may leak at ipaano natin, ipasolda natin. Yan, tanggalin natin yan. So naubos yung itiip fluid oh. At meron pa tayong check upin, yung gulong niya may leak na rin yung fluid. Kaya hindi na kumakapit yung preno. Ikutin natin. So yan mga katulos oh. Yan. Itong gulong, yung gulong na yan, yung may basa, diyan tumatagas yung brake fluid niya patungo dito, kaya yan. Yan. Basang-basa yung ano ng drum niya, basa ng brake fluid. Basa. Yan. Kaya naubos yung brake fluid sa reservoir niya. Kaya hindi na kumapit yung preno. So gagawin natin yan, papalitan natin yan ng rubber cap. Dito may cylinder dito, dalawang cylinder. So tingnan natin kung saan dito yung may leak na rubber cap at yun ang papalitan natin. So yan mga katols, ito yung linya na, yung may solda. Parang ito, yan, kinain na ng taya or in English, rusty, it's very rusty yan o. May tama na oh. Parang patungo na ang pagkabali niyan. Kaya tumagas niyan ng yung power steering fluid. Kaya ang cost niyan mga katols, matigas na ikutin yung manubela niya. Kaya tanggalin natin yung tubo niya. So patanggalin natin yan. Kaya bigla ang naubos yung power steering fluid niya kasi may leak doon. So yan. So tanggalin na natin. So yun mga katulos, nakita ko na yung tubo niya. Ito siya. So tanggalin lang ito. Ayan.
So yan, taya na siya. It's very rusty. So sa Tagalog, kalawang. Yan. Yan siya lumalabas yung itipod. So yan, natanggal na natin. At kailangan na natin itong palitan ng bago. Palitan natin ito ng bago. So hintay lang tayo sa may-ari. So yan, update na lang tayo mga ka-tools. So ayan mga ka-tools, tinanggal natin yung gulong kasi may tagas yung cylinder niya. Ito, kailangan natin itong linisin kasi hindi na to, hindi na kumakapit yung brake niya pag ganito. Yan, ang daming oil o lasa. So ito yung dahilan niya. Yan o, may leak na. May leak na yung cylinder niya, so papalitan natin itong yung rubber cap niya, ganito. Yung nasa loob nito yung papalitan natin yung rubber cap. Yan. Yan siya. Yan, palitan natin yan ng rubber cap kasi tumagas na yung brake fluid. Hindi na kumakapit yung brake kasi yung madulas. Madulas yung brake na, brake drum or itong pad niya. So yan mga katos. So papalitan lang natin. Yan. Hintayin muna natin yung may-ari ng sasakyan. So yan mga katols, katolso, gasgas na yung cylinder niya. So ang cause nito, pag gasgas na yung cylinder, masisira itong rubber cap niya. Ito. Saka dito. Madali lang masira yung rubber cap niya pag gasgas na yung cylinder niya. So kailangan dito ay palitan tong cylinder niya, master. Para kung ito lang papalitan, yung rubber cap lang, eh masisira kaagad yung rubber cap niya at mag-cause naman ng leak ng fluid dito. So sa ngayon ay ito lang muna yung papalit natin kasi wala pa yung may-ari. So dito yan nakalagay ng katos. Ito. Nakasingsing itong rubber cap niya dito. Pag ganyan ang forma. So yan. Thank you.
yung picking ng steering pump at saka yung backmaster. So, nandito lang mga katos. So, bye-bye.